Today, mga kaistorya. Today, tayo ay dadaan dito sa Kalibot-bot, Bacolor, Pampanga via Philippine-American Friendship Highway na matatagpuan on the northern part of Bacolor. Bale, ang landmark natin is the SM Telebastagan. Turning right po tayo. Actually guys, this part of Bacolor, should I say, is the boundary to Angeles City, Pampanga. Itong Phil-American Friendship Highway is the shortest way going to Clarkville, Pampanga na kung manggagaling kayo sa San Fernando, Pampanga. And OMG! Guys, it is extremely hot ang init! Nakikita nyo naman si Haring Araw, tirik na tirik. Date check. Super hot 4/4/24 or April 4, 2024. What a 4! And how's the weather? It's 29 degrees Celsius here in Angeles City, Pampanga. And of course, mga kaistorya, alam na alam din naman natin at kilalang kilala din natin kung sino ang may pakana ng lahat ng mga kainitang ito ng ating panahon. Super, super heat and hot summer. Walang iba kundi si climate change. Yes, si climate change. Ito saan nagdudulot ng isang big word na global warming. At bago po tayo magpatuloy, at kung bago ka lang din sa aking channel, please subscribe by clicking the subscribe button na makikita bago ang comment section. Paki-like and share na rin po at sana'y makagawa pa po tayo na mas marami pang videos. Maraming salamat po. Mga kaistorya, ang patuloy na pagbabago nga ng ating klima or climate change sa salitang Ingles na patuloy na umiinit sa paglipas ng panahon, at ito naman ay tinatawag na warming, ay isang paalala sa isyu ng climate change at global warming na matagal na nating naririnig, nababasa at laging itinuturo sa ating mga kabataan. Ito ay laging napapanahong issue. Napakahalagang topic na dapat palagi ang mapag-usapan hanggang dahan-dahang maisakatuparan ang pangmatagalang solusyon. Isang napapanahong issue. The climate change na tila ba ibinabalik sa sangkatauhan ang mga nangyayari kay ng kalikasan. Si climate change na talaga namang ipinaparamdam ang init at nag-uumapoy na epekto ng pagkakalbo at patuloy na ubos ng ating kagubatan. At eto na nga, ang epekto, si climate change, ang global warming na nagbubuga ng painit at klima. Haro! Nakaka-English ang init. Yes, itawan na lang natin ang ating kalungkutan. Sad but true. Mga kaistorya, ang tanong, nong. Ano naman ang kinalaman ni climate change or global warming dito sa ating dinadaanan? Along the way, makakakita tayo ng iba't ibang tindahan or mga gardens na pwedeng makatulong at magbibigay ng pangmatagalang solusyon upang tayong lahat ay maging hawaan. Itinuturo sa ating mga paaralan, need oxygen. Experts says, huwag kang kumain ng 8 to 21 days, buhay ka. For a few days, huwag kang titikim ng tubig. Buhay ka pa din. Dehydrated nga lang naman. Pero huwag kang huminga ng 3 minutes at siguradong mag-aagaw buhay ka. So, you know what I mean? Oxygen. And naturally, what produces an oxygen?
Lance. Opo mga ka-istorya, baka lang naman, maisipan natin muli na maging plantito at maging plantita. For this episode, we need to remind ourselves kung gaano kahalaga ang ating pagtatanim na siyang solusyon upang maibsan ang puot ng kalikasan. So we will look for plants na makakapagbigay sa atin ng oxygen. Tara, let's! Mga ka-istorya, andito tayo ngayon sa Three Kings Garden na matatagpuan nga along Phil-Am Friendship Highway dito nga sa Angeles City, Pampanga. Napakaraming indoor and outdoor plants na pwedeng pagpilian. Refreshing! Mga ka-istorya, marami sa atin ang naging plantito at plantita lalo na nung panahon ng pandemya. Upang masugpo ang pagkainit at maging kapaki-pakinabang ang ating mga oras nung panahong iyon, maraming Pilipino ang nakahanap ng kagigiliwan at libangan sa loob ng tahanan. Naging BFF ng karamihan ang paghahalaman. Ito nga ay isa sa mga naging antidepressant. Ayon sa Centers for Disease Control and Prevention, or CDC, home gardening is considered as moderate intensity exercise. Meta-analysis Preventive Medicine Reports of 2017 as well states that gardening is possibly correlated to reduction in depression and anxiety symptoms. Say hi! Ayan, nakita nyo naman, nakakaganda! Habang tayo ay nagpa-plant shopping, let's tackle briefly about climate change. Ayon sa aking research, o mga nabasa, mga ka-istorya, one of the most significant issues today is climate change and the burning of the fossil fuels. Or sa simpleng salita, mga non-renewable energy sources na ibinubuga tulad ng crude oil at petroleum. Ang climate change ay tagal nang issue ng buong mundo na pilit hinahanapan na nga ng solusyon. Ito ay ang pagbabago ng klima o panahon dahil sa pagtaas ng greenhouse gases na nagpapainit sa mundo. At ito na nga ang tinatawag nating global warming. Nagdudulot ito ng heat wave, baha, tagtuyot na maaring magdulot ng pagkakasakit o pagkamatay. Alam ng bawat isa sa atin na kapag tumataas ang temperatura ng mundo, dadami ang mga magkakasakit kagaya ng dengue, diarrhea, malnutrisyon at iba pa. At higit sa lahat, alam na alam natin ang mga epekto nito sa atin. Tulad ng matinding init, tagtuyot, bagyo, pagtaas ng bilang ng kaso ng mga may sakit, dala ng tubig o pagkain, kakaroon ng malnutrisyon at epektong panglipunan, dulot nga ng pagkasira ng mga komunidad at pangkabuhayan. Sa aking opinyon, at sigurado naman akong opinyon na rin ng karamihan, bilang mga simpleng mamamayan, simpleng solusyon ay ang simpleng pagtatanim sa ating mga bakuran, terraces, sa pasyo, or kahit saang may bakanting pwesto sa ating bahay, na pwede nating gawin at napakasimple. Isa lamang yan sa kayang-kayang gawin natin para maibsan ang pandaigdigang pag-init ng klima sa ating sariling pamamaraan. Isa sa pagiging responsabling mamamayan ay ang hindi pagsunog ng plastic. At least conserve energy na rin. Pwede din tayong sumalis sa mga usapin tungkol sa kung ano nga ang climate change para
dagdag kaalaman at para ma-i-apply natin sa ating paligid. At syempre, isa na rin dyan ang paggamit ng biofuels. Isang simpleng kaisipan. Lahat naman ay may tinatawag na maintenance. Merong high maintenance, merong low maintenance, or pag-aalaga. Ang bahay, pag di nalinis, magulo, makalat. Tayo, pag di naligo o nagsipilyo, poor hygiene. Ang sasakyan, pag walang gas, hindi tatakbo. Pag hindi pina-check up at gamit lang tayo ng gamit, magkakakos ng pagkasira or worse, disgrasya. Ang ating mundo, pag hindi naalagaan, di malayong tayo ay magunaw. 1990 film starring Susan Roses and Sheryl Cruz, Seiko Films. Joke lang. Paano ang susunod na henerasyon? Mga kaistorya, opinion ko lang naman, ang ating pagtutulungan ay siyang susi upang matupad ang lahat ng nabanggit, mula sa pagtapon ng simpleng balat ng candy or ano pa mang tamang basurahan o tapunan, hanggang sa pinakasimpleng bagay na ating ginagawa sa araw-araw ay isang malaking impact para sa buong mundong ating ginagalawan at gagalawan din sa mga susunod pang henerasyon. Maraming salamat sa panonood. Ito po si Kaloy at ito ang Kaloy's Historia. Thank you.